What's up, Ethical Nation? So right now, sasagot ulit tayo sa mga katanungan niyo dito sa Ethical Nation. So ito yung mga nag-comment na sa mga videos ko ng hashtag itanong mo kay Serrano, tapos nagbibigay sila ng mga katanungan. So this question comes from NJ Doydoy. Okay, medyo mahaba. Good day po, Sir Carl. Nalilito po kasi ako between pag-DDR and pag-keep na and pagpa-active ng members. Di pa po ako masyadong magaling sa pagpapapain and di pa masyadong marami ang members ko, pero pansin ko po na ang hirap nilang mapa-active at di masyadong nagpapakita. Keso busy daw sa studies or sa work. Tipong kailangan mo pa pong puntahan kasi hindi naman pumupunta sa office at umaattend ng training and gatherings. Nahihirapan po kasi ako kung anong gagawin kasi part-timer pa lang po ako and still studying. Ano pong pwede niyong maipayo sa akin? Thank you po. Okay, so maraming salamat dito sa tanong mo, NJ. So iisa-isahin natin ito kasi medyo mahaba. So nalilito ako between pag-DDR and pag-keep ng pag-active ng members. Na-experience ko to before. Halos lahat naman ng mga tinatanong nyo sa akin dito, na-experience ko na before. Pinagdaanan ko rin sa 6 na taon ko dito sa network marketing industry. Start ako ng 2013. So ginagawa ko tong video na ito is 2020 ng January. Okay, exactly January 2020. So, ganito rin yung naging problem ko before. Alam mo yun, magpapasali ka. Ang hirap-hirap magpasali ng members. Tapos, hindi naman sila nag-active. Ang hirap-hirap magpasali, ang hirap-hirap magpa-pay-in, mag-present ng business, mag-close, mag-handle ng objection, mag-follow up. Tapos pag-pay-in nila, hindi naman nila siniseryoso. Diba? Comment kayo dyan kung nakaka-relate kayo. Like nyo kung nakaka-relate kayo. Inisip ko, what if ano na lang, every time magpapasali ako, mag-focus na lang ako sa kanila, tapos tuturuan ko sila, bigay ko lahat sa kanila na nalalaman ko, baka sakaling mag-active sila. Which is maling-mali. So meron tayong maling mindset pagdating sa keeping, maling mindset sa pagdating sa pag-build ng organization. And naiintindihan ko yung tanong nito ni AJ kasi naging problem ko rin to before and nagiging problem rin to ng mga members ko. Lumalapit rin sila sa akin pagdating dito, naging problem rin ng mga leaders ko. So unahin natin yung part na nalilito ako between pag-DDR and pag-keep ng pagpapa-active ng members. Mas importante ang direct kesa sa pag-keep. Yan yung leadership style ko. Bakit? Paano ko nasabi? Ano ibig ko sabihin? Mas importante pag-direct yung pag-recruit ng bagong members, pagbebenta, which is mga profit-producing activities na tinatawag, yun yung magbibigay sa ng profit eh, ng income. Pag nag-recruit ka, pag nagsisell ka, yun lang. Hindi pag nag-keep ka. Hindi ka kikita sa pag-keep. Diba? Yung iba sa inyo sasabihin na, pag kinikip mo sila, magre-recruit sila. No, hindi. nasa leadership yon. Leadership training, hindi yung keeping. Diba? Pag kinikip mo sila, ibig sabihin, pinapastay mo lang. So, nasa sa kanila na kung hahataw sila o hindi. Mas importante ang pagdadirect and ang profit-producing activities dahil yan yung bagay lang na control mo. Hindi mo control kung mag-i-stay sila, hahataw sila, seseryosohin nila, hindi mo control yung mga bagay na yun. Kaya tayo nai-stress as uplines, as leaders. Kaya tayo palagi nai-stress sa mga members natin or kahit sa network natin, sa negosyo natin. Kasi pinipilit natin kontrolin yung mga bagay na hindi natin control. And that's coming from me. Isa akong control freak. Meron pa rin akong pagiging ganun hanggang ngayon. Pero nakokontrol ko na. Diba? Nakokontrol ko na yung pagiging control freak ko. Dati gusto ko control ko lahat. Dati gusto ko lahat sumusunod sa akin. Blah, blah, blah. So, nai-stress ako kasi hindi talaga eh. Kahit, alam mo yun, yung members mo na tinuruan mo, sinuportahan mo, diba? Dumating pa sa point na pinautang mo, which is wag mong gawin yun. Wag mong gagawin yun. Binigyan mo na mahabang time, maraming panahon, maraming oras. Tapos after a couple of weeks, months, and even years, nagkukwit din. Saklap, diba? Hirap, diba, ng ganun? So, nangyayari yon kasi nga, masyado ka nakafocus sa keeping instead of producing, profit-producing activities. So, medyo contradict siya. The more na nagfo-focus ka sa keeping, the more na lalayo yung mga, mag-i-inactive yung mga members mo. Ulitin ko, the more na nagfo-focus ka sa keeping ng members mo, the more na hindi sila mag-a-active. Mag-i-inactive lalo sila. Para ka kasing ano eh, para ka kasing desperadong jowa o desperadong manliligaw eh. Diba? Pag, alam mo, sa inyo mga babae, alam ko si NJ, parang babae yata to. Kung di ako nagkakamali, sana tama ako.
So, para sa mga babae, the more na nagiging desperado yung lalaki pag nililigawan ka, di ba ramdam mo naman kung desperado yan eh. Di ba the more nagpapakipot ka? So, mga lalaki, alam nyo yan. The more na pinaparamdam mo dun sa nililigawan mo na mahal kita, di ba? Gagawin ko lahat para sa'yo. Susugitin ko mga bituin. Kung may nagsasabi pa ng ganun, the more na lumalayo siya, the more na nagpapakipot siya sa'yo. The more na pinatatagal niya yung panliligaw mo. Kasi desperado ka. Yun yun. And ganun rin pagdating sa vice versa, babae ka, may gusto ka sa lalaki, the more na alam nung lalaki na hinahabol-habol mo siya, the more na magpapakipot yan sa'yo. Nagpapakipot din ang lalaki, no? The more na magpapakipot yan, the more na magpapa-importante yan sa'yo, di ba? Pa-importante moves, di ba? Ganun ang nature ng tao eh. Ang ironic nga eh, kasi pag hindi natin nararamdaman sa tao na importante tayo, hinahabol-habol natin sila, tapos kapag naramdaman na natin na importante na tayo, tinutulak naman natin sila palayo. Abnormal tayong mga tao sa ganong sense. Ganon yun. Yun ang psychology behind that. Law of familiarity, di ba? Reverse psychology, kung ano pa man ang tawag dyan. Ganon yun. The more na pinofocus mo yung pagkikip sa kanila, na paglapit sa kanila, the more na mag-inactive sila. And pag ginawa mo yung contradict sa tinuturo ng typical na networkers sa mga uplines, ginawa mo yung contradict, which is just focusing sa pag-profit producing activity, okay, ganito. Kasi katulad sa amin, meron kami system in place eh. Di ba yung iba kasi iniisip na, di ba pag ginawa ko yun, alam nga naman pag pinasali ko, hayaan ko na siya. Hindi ko sinasabing ganun. Di ba? Meron kaming system in place na pagkapasok ni member, aaralin niya tong system namin. Aaralin niya yung mga training namin, mga recorded videos, aaralin niya yung culture namin, aaralin niya lahat ng mga basic na kailangan niyang matutunan para magsimulang kumita. Kami, nagre-record pa din. Nagbebenta pa din. Focus kami sa profit producing activity. Ginawa ko yung ganitong system. Gumawa ko ng sarili kong system which is hindi duplicable at napakahirap gawin. Gumawa ko ng ganitong system para makapag-focus kaming mga members into producing profits. Kasi minsan nangyayari, nabagit na rin naman ni NJ dito sa tanong niya. Ang nangyayari kasi, mas madali kasi yung keeping eh. Diba? Ang dali lang naman mag-PM sa member mo. Kamusta ka na? Okay ka ba? Humahataw ka ba? Diba? Ang dali lang naman, may training tayo mamaya. Ang dali gawin yun eh. Eh, ang hirap mag-profit producing, ang hirap mag-prospecting, ang hirap mag-direct. So, tayo, kung iisipin natin, doon na lang tayo sa madaling gawin. Di ba, mag-keep. Pero ang totoo, tumatakbo lang tayo sa responsibilidad natin, which is profit producing activity talaga. Hindi ka naman nag-join sa networking para, sasali ako sa networking kasi gusto kong mag-keep ng mga members. Ganun ba yung rason ba't ka sumali? Sasali ako sa networking kasi gusto kong alagaan yung mga tao. Ganun? Di ba sumali ka kasi gusto mong kumita? Ngayon, tinatakbuhan mo na yung responsibilidad, yung trabaho, na kung saan kikita ka, ginagawa mo na lang into keeping. Kasi yun yung madali. Diba? Hindi lang to para kay NJ, para sa inyong lahat ito, na ganito yung nararanasan. Diba? Laging lagas yung grupo mo. Dahil doon, alam nyo ba, nung naintindihan ko to, ang huling lagas na naaalala ko is nung napagsaran kami ng company, ika-anim yata yun sa buong pag-network ko, sa anim na taon na pag-network, anim na beses. Lagas, ibig sabihin lagas, naubos talaga lahat. Diba? Or 80% yung nawala. Mga 80 to 90% yung nawala dun sa mga members ko. Yun ang ibig sabihin ng lagas. 80 to 100% pala. So, ibig sabihin, kung 80%, alibaba, 100 tao, 80 yung nawala, 20 natira. Dami pa yun. Diba? Madami pa yun. Or na zero talaga, back to zero. So yung ibig ko sabihin ng lagas. So napagsaran kami, ilan lang kami natira? 14 yata. Hindi naman tumuloy lahat eh. Ilan yung natira? 11 lang yata kami or 10 na lang na natira. Na hanggang ngayon, nandito pa din. So hindi na ako nagbibilang ng lagas eh. Starting noon, maintindihan ko to. Even doon na napagsaran kami, hindi ko na binibilang yung lagas, ilan na wala. Alam ko lang kung ilan yung nawala, pero wala na akong pakialam doon. Diba? Wala na akong pakialam doon. Kasi nangyari, mag-focus na lang ako sa kung ano yung solution. So ibang topic na yan. So pagdating naman sa paglalagas sa team, hanggang ngayon naman eh. Hindi ako nalalagasan ngayon. Okay, marami nag-i-inactive. Okay, pero marami pa rin nag-stay. Mas marami nag-i-inactive, pero marami nag-i-stay. Wala na akong pakialam sa mga nag-i-inactive. Hindi ko na sila problema. Ginampanan ko na kung ano yung responsibilidad ko. Before namin sila pinasali, pinaintindi namin sa kanila, hindi to madali at mabilis. Pagkasali nila, napanood ulit nila sa mga training, hindi to madali at mabilis. Kailangan mong trumabaho. Kailangan mong maging committed, blah, blah, blah. Yung mga basic. Tapos every ano namin, OGC or online group coaching namin every week, paulit-ulit ko sinasabi yan. Sa bawat training ko, paulit-ulit-ulit ko sinasabi hanggang sa mainis sila, hanggang sa mairita sila, hanggang sa
mapanaginipan nila kung ano yung sinasabi ko. Kasi gusto, yun yung totoo eh. Kailangan mong trumabaho. Diba? Na, kung ayaw mo, diwag. Wala akong problema kasi ako, kahit mag-inactive ka, kahataw pa rin ako. Diba? Pansinin mo, ganyan mag-isip yung mga top earner na uplines mo. Yung mga millionaires mo na upline, yung talagang kumikita ng malaki. Wala silang pakialam kung mag-inactive ka. Medyo masakit siya, pero yun ang totoo. Kasi ako gagawin ko yung responsibilidad ko, which is to guide you, pero hindi kita payayamanin na ako gagawa para sa'yo. Yun yung minsan hindi nila na-explain, kaya hindi ko rin kayo masisi kung bakit ganun. At least ako na nag-explain, at least naiintindihan nyo na. Kapag focus ka sa keeping instead of profit-producing activities na control mo, mapufrustrate ka, wala kang magiging resulta hanggang sa mag-quit ka na lang. O magpalipat-lipat or sumali sa scam. Kaka-focus mo ng kaka-keep, mas lalong silang nawawala. And kapag nag-focus ka sa profit-producing activities mo, yung mga leaders, yung mga potential leaders, mga potential leaders at mga committed mong members, sasabay sa'yo. Hanggat walang sumasabay sa'yo, ang konti kasi ng direct mo. Real talk. Kaya nararamdaman mo na nagkukwit yung mga member, ang konti nila kaya mo pambilangin. Ako nasa, hindi ko alam kung ano na, nasa 1,000 mahigit na yung account sa ilalim ko as of 2020. Hindi ko naman sila bilang eh. Hindi ko na sila binibilang. Kinakalculate ko lang, nag-analytics ako, pero hindi ko sila binibilang para lang, tawag dito para malaman kung ilan yung nawawala, ilan yan. Binibilang ko sila for analytics, so medyo ibang topic na yan. Medyo business side, technical part. So hindi ko na i-discuss yan dito. Kaya mo nararamdaman yung frustration na nawawala sila kasi ang konti nila, kaya mo pambilangin. Pero kung meron kang 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 members, hindi mo mararamdaman pag may 100 nawala dyan, 500 nawala dyan, 1,000 nawala dyan, 10,000 members mo. Hindi mo mararamdaman yun. Diba? Hindi kawalan sa'yo. Diba? So, yun yung mindset about dyan. Ganyan mag-isip ang mga top leaders, mga top earners, mga millionaires club. Kasi lang pakialam. Ang focus nila is humataw kasi yun yung kaya nilang kontrolin. So, ikaw, ganun. Ngayon naman, baka inisip nyo, yun nga, di ba pinapabayaan ko sila kung ganun? Hindi. Kaya kailangan linawin mo pa lang sa kanya, sa simula pa lang, before pa siya sumali, pagkasimulang simula niya, I help, period, you build your business. I will guide you, I will teach you, pero hindi akong gagawa para sa'yo. Hindi ako mag-i-invite para sa'yo, hindi ako magpo-prospecting para sa'yo, hindi ako magbebenta para sa'yo. Pwedeng ako mag-present sa simula para sa'yo, sa simula, habang di ka pa marunong. Ako mag-share ng business para sa'yo, pag-invitein mo, ako mag-present. Diba? Sa amin kasi, nakasystematize na, hindi na namin ginagawa yan, nakasystematize na kami. So, sa mga traditional, sa mga typical network marketing, ganun ang scenario, ako muna mag-present, ikaw mag-invite. So, tatrabaho ka. Linawin mo sa kanya, pagka hindi ka trumabaho, hindi kita matutulungan. Pag ikaw ay nag-on and off, so ako ay nililinaw ko sa mga members ko, ang commitment ko sa'yo ay depende sa commitment mo sa negosyo. Kung ikaw ay on and off rin ako sa'yo. Kung kailan ka lang active, tsaka lang ako active para sa'yo. Pero hindi ako yung unang lalapit sa'yo, hindi ako yung tipo ng ganitong way ako. Hindi ko sinasabi ako yung tama. Hindi ko sinasabi na ganito lang gawin mo. Meron kasi mga upline na talagang nandun yung care, sila lumalapit sa member. Hindi kasi ako ganun. Hindi ako ganung klase ng upline. Hindi ako lalapit sa'yo. Nangungumusta ako once in a blue moon. Pero pag ako sininzone isang beses, hindi na ako mangungumusta ulit. Wala naman akong pakialam eh. Diba? At least ako ginawa ko yung part ko. Nandito yung sistema ko, nandito yung grupo ko, yung Team Genuine, yung sistema namin, yung training, andyan, gawin mo na lang. Pag may tanong ka, lumapit ka sa akin, sasagot ako agad. Basta online ako, basta active ako, sasagutin ko agad yung message mo. Pag hindi ako makasagot, andyan yung ibang leaders. Nabid namin yung ganong culture na tulungan talaga, hindi tulungan sa salita lang. Or tulungan pag may pakinabang ako sa'yo. Na-build namin yung kultura na tulungan talaga. So, andito ako. Pag kailangan mo ako, message mo lang ako. Pag active ako, sasagot ako. Pag hindi ako active, nandyan yung mga leaders, nandyan yung mga members. May group chat tayo. Pag tanong ka dyan, may Facebook group tayo. Hanapin mo dun yung sagot sa tanong mo. Diba, meron pa akong upline. Lumapit ka dun kung gusto mo. Bahala ka. Basta, hindi lang ako yung pwede mong asahan. Nililinaw ko na sa kanila yan simula't sa pool pa lang. Okay, so kinaklarify ko na sa kanila. Mag-inactive sila, bahala sila sa buhay nila. At saka pag nag-inactive naman kasi ang member, hindi forever inactive na yan eh. Diba? Hindi forever, hindi na yan mag-active. Minsan mayroon nga ganun eh. Sumasali sila pero hindi pa nila time. So meron dyan babalik. Diba meron ako mga members na ganun. Minsan nga sinasabi ko, ano wala ka ba? ganun katindi kasi nga ang focus ko profit producing activities. Kung alin yung kaya kong kontrolin at kung alin yung importante talaga. Profit producing activities. And yung mga committed ko na members, sumasabay sa akin.
sila'y lumalapit sa akin, sila sumasabay sa akin. Mahihirapan pa ba ako sa pag-keep sa kanila kung sila na mismo lumalapit sa akin? Hollywood level shit itong tinuturo ko sa inyo. So I hope nagte-take down notes kayo. Tinuturo ko lang to sa mga leaders ko, ha. So I hope marami kayo natututunan. So doon naman tayo sa kabilang part nitong tanong ni NJ. What's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natutunan, nakapagbigay ito sa iyo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload, kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!